Asahan na raw ang mas matinding traffic ngayong Biyernes dahil po sa isasagawa ring Metro Shake Drill mamayang hapon. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Salima? Connie, kasado na nga ang isasagawang Metro Shake Drill mamayang hapon dito sa Pasig. Pag-iusap ngayon nga ng MNDA, makilahok ang lahat para masigurong alam ang gagawin kung sakasakaling magkakaroon nga ng malakas na lindol dito sa Metro Manila. At sinabi rin ng MMDA na asahan na raw ang mas matinding traffic ngayong araw. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na posible maging dagdag na hamot sa unang araw ng pagsasagawa ng Metro Shake Drill sa Kalakhang, Maynila. Yung gagawing shake drill na magsisimula yata sa hapon, dapat ay meron silang option kung sakaling magkaroon ng malalakas sa pag-ulan. At ito kasi ay isang magandang ano rin to, no? Isang magandang senaryo. Dahil hindi naman natin alam kung pag nagkaroon ng lindol ay walang ulan. So mas maganda rin yun na habang nagkakaroon ng senaryo na lumilindol, ay meron namang malakas na buhos ng ulan. Tatlong araw na gagawin ang naturang drill mula alas 4 ng hapon sa kasagsagan ng rush hour Friday traffic hanggang Linggo. Magkakaroon ng iba't ibang senaryo sa 17 lunsod gaya ng mga nagbagsakang gusali, saradong kalsada, mga nasugatan at namatay na tao. Maitatay ang Emergency Operations Center, Evacuation Center at Field Hospitals sa 4 na tinakdang quadrant sa Metro Manila. Kaya ngayon pa lang, inaabisuhan na ang lahat sa inaasang epekto nito na monster traffic. We will be expecting na monster, sasabi na monster traffic kasi we will consider na may senaryo tayo na ang kalsada is full of debris, nagbagsakan po yan. Then some of the bridges, may senaryo tayo na ng Guadalupe Bridge will collapse. So we will also simulate the traffic po talaga. Walang movement ang trapiko. Isa naman sa mga lugar na inaasahan ng pagsisigip ng trapiko, ang buong Ortigas Center kung saan magkakaroon ng mga road closure. 3 to 4 yun ang senaryo, man-made disasters. By 4 o'clock naman, nandun na yung Metro Shake Drill na kung saan din all of the buildings, almost all of the buildings dito sa Ortigas ay magpa-participate. Itong kahabaan ng Emerald Avenue ay magkakaroon ng malaking senaryo ng fire, collapse building, vehicular crash, may high angle rescue, may firefighting, may breaching sila ng mga kunyari pag may na-trap, mass casualty incident. Sa pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, oras na gumalaw ang West Valley Fault, nilikha ito ng magnitude 7.2 na lindol o ang tinaguriang The Big One. At base sa populasyon ng pinag-aralan ito, 35,000 ang maaaring masawi, 115,000 ang maaaring masugatan, at 170,000 na mga struktura ang masisira. Yung statistic po ng population is 2,004. Mas malaki po ngayon dahil almost already 12 years. Ang ibig sabihin po nito dahil that is almost 12 years na po, no? Maring lalaki pa po yung magiging casualties dito. At saka yung structures and damages na may dudulot niyan dito sa Metro Manila, mas malaki po. Bukod sa mga paghahanda kung lumindol, magkakaroon din ng pagresponde sa mga sitwasyong may terrorist attack o di kaya active shooters. Eksklusibong pinakita sa GMA News ang paghahanda ng kauna-unahang Rescue Task Force sa Pilipinas na binubuo ng mga SWAT, mga bombero at mga paramedics ng Pasig. Pagdating ng mga counter-terrorism, sama-sama na tayo nagtutulungan. So kailangan pare-pareho ang galaw natin, ang SWAT, ang EMT kung kailangan sumabay pag-rescue ng mga tao. So ang galaw ng SWAT, galaw din ng EMT. Connie, dagdag nga na abiso sa publiko, no, bukod doon sa inaasahang matinding traffic, asahan din daw yung pansamantalang pagkawala ng kuryente at maging signal ng cellphone kasabay ng shake drill mamayang hapon. Ayon sa NDRMC, ilang minutong mawawala ang cell signal at kuryente para magaya ang mga kondisyon kung may tumama ng malakas sa lindol dito sa Metro Manila. Sa ganitong paraan ay mapaghahandaan daw ng lahat kung ano ang kanilang gagawin. Samantala dito naman sa Ortigas Business District ay handa na yung lahat para nga sa shake drill mamayang hapon. Alas 2 pa lang ng hapon ay sasara na itong kahabaan ng Emerald Avenue. Yan ay dahil magkakaroon ng iba't ibang senaryo sa kahabaan
ng kalsada. Also, Connie, lahat ng mga pribadong kumpanya ay lalaho sa shake drill. Connie? Yes, Sam. Para lamang malinawan tayong muli, ano, pakiulit lamang. Kasi ang naririnig natin, alas 4 ng hapon, ito magsisimula. Hanggang anong oras ba yan? Alam mo, Connie, kasi iba yung kondisyon ng shake drill ngayon. Kasi kung alam natin na mga earthquake drills ay panandalian lang, di ba? Kailangan bumaba lamang ng mga buildings. Pero this time, itong shake drill na ito, time in motion ang gagawin ng MMDA. Ibig sabihin, yung kanilang mga rescue vehicles ay manggagaling mismo dun sa mga headquarters. Sasabayan dun sa rush hour traffic. Ibig sabihin, mahaba ang shake drill na ito. Alas 4 ng hapon, papatunugin yung signal na kunwari meron ngang lindol. At the same time, saka lamang gagalaw yung iba't ibang rescue groups mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sasabayan ngayon sa traffic. So, ang mangyayari, aalamin nila kung kaya bang umabot ng mga rescue vehicles sa ito at anong kanilang gagawin kung sakasakaling sumabay sa isang rush hour yung isang lindol. So, linawin ulit natin kasi alam mo, Sam, maraming nakikita tayong bumabatiko sa social media. No? Bakit daw sinabay sa rush hour? Itong shake drill, okay naman daw lang naman gawin ito. Basta sana hindi naman talagang makakaperwisyo ng husto katulad nito. So, talagang sinadya na sa isabayan sa rush hour, Sam? Yes. Connie, kasi ito tingnan natin. Ah. Paano nga kung may lindol na tumama from 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., kung kailan lahat ng tao ay nasa mga kalsada, paano re-responde ang ating mga otoridad? So, kailangan malaman natin ano yung mga kalsadang pwede pa nilang daanan. Paano nila magagawa ng paraan yung mga hurdles na yan kung sakasakaling what if may biglang bumagsak na tulay o kaya merong bumagsak na building. Paano nila ma-overcome yan at kung meron pa ba silang iba pa bang ways na paano marerespondehan itong mga sitwasyon na ito. Para din sa publiko, Connie, anong gagawin mo kung nasa gitna ka ng traffic tapos biglang lumindol? Diba? So, yun yung kailangan maintindihan daw ng publiko ngayon. Connie? Alright, maraming salamat at sana nga ay matutong lahat ano, from this and hopefully ay hindi ganun ka-grabe naman itong maging senaryo ng traffic mamaya para dun sa totoong maiipit. Maraming salamat sa iyo sa Lima Refrain.